The Philippine Showbiz List presents, Sino si Josh Ford? Ang tanging nabuhay sa aksidente kasama si Andre Season. Dito lamang Biyernes ng umaga, March 24, 2023, isang malungkot na balita ang gumulat sa publiko. Inanunsyo ng Sparkle GMA Artist Center ang pagpanaw ng 17-year-old Kapuso teen star na si Andre Season sa pamamagitan ng isang official statement. Nakasaad dito na binawian ng buhay si Andre dahil sa car accident. Ngunit maliban nga kay Andre, may iba pa siyang kasama sa nangyaring aksidente sa harap ng New Intramuros Village, Barangay Matandang Balara, Commonwealth Avenue, Quezon City. Kabilang nga rito ang kaibigan niyang si Josh Ford. Sina Andre at Josh ay parehong sparkle artist. Kung pagbabasihan ang TikTok video ng dalawa, ay bakas nga ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa. Lula ng BMW sedan si Josh at ang iba pang mga kasama na bumangga sa isang poste, puno at sa concrete signage ng New Intramuros Village. Kasama ni Andre na binawian ng buhay ang mga kaibigan nilang nakilala ng District Traffic Enforcement Unit Sector 5 na sina Paulo Bueza at Arman Velasco. Samantalang milagrong nakaligtas si Josh Ford na nasa stable na ang kalagayan at kinumpirma ng GMA na nakalabas na ito sa ospital at kasulukuyang nagpapagaling na lang sa bahay. Sino si Josh Ford? Ang 17-year-old Filipino-American actor na si Josh Ford ay contract star ng Sparkle Artist Center, ang talent management arm ng GMA Network. Sa kanyang curly locks, adorable smile at matinee idol acting skills, hindi katakataka na isa siya sa inaabangang teen star ngayon ng Kapuso. Hindi na nga questionable pa ang kakayahan ni Josh pagdating sa larangang ito. Lingid sa kaalaman ng kararami, maagang sinimula ni Josh ang kanyang pakikipagsapalaran sa showbiz. Katunayan bilang child star sa kanyang pagiging bibo ay lumabas na si Josh sa iba't ibang commercials para sa biggest brands dito sa bansa. Nariyan din ang kanyang mga TV guestings. Maliban nga riyan ay nakatrabaho na rin ni Josh ang ilang showbiz personalities sa magkaibang istasyon at ilang beses na rin nasubok ang kanyang kakayahan pagdating sa aktingan. Katunayan, ang taglay niyang maamong mukha, tisoy looks at pagsasalita ng Ingles ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ang kadalasang napipiling gumanap sa batang karakter ni James Reed sa mga proyekto. Kabilang nga sa hindi malilimutang papel na ginampanan ni Josh bilang batang James ay ang karakter na si Clark sa ABS-CBN teleserye na On the Wings of Love noong 2015. At noong 2016 naman, siya din ang gumanap sa karakter nito na batang Kobe Martinez sa pelikula ng Jaden na This Time. Sa kanyang mistisong aura, hindi na nga nakapagtataka na maging suki si Josh na batang version ng mga aktor na may kaparehas niyang taglay na kagwapuhan at pagiging tisoy. Katunayan, maliban kay James Reed, gumanap na rin si Josh bilang batang Matt Evans sa isang episode ng MMK noong 2016. Bukod pa riyan ay nagkaroon din ng appearance si Josh sa music video na Kapuso actor na si Alden Richards na Your Guardian Angel kung saan siya naman ang gumanap na young version ng Pambansang Bay. Kasabay na pagsabak niya sa showbiz ay hindi naman pinapabayaan ni Josh ang kanyang pag-aaral. Naging top student siya sa Quezon City Science High School. Ngunit ang nagsisimula pa lamang na karera noon ni Josh ay agad na nahinto matapos ang magdesisyon ang kanyang pamilya na lumipad patungong United Kingdom at doon na manirahan. Sa isang episode ng YouTube vlog na kanyang kaibigan noong August 2020, na ibahagi ni Josh na family reasons ang naging dahilan ng paglipat nila. Inamin din niyang nalungkot siya sa paninirahan nila sa UK dahil kahit daw doon siya pinanganak ay hindi naman daw niya ramdam na British kid siya. Mas lamang pangarap ang pagiging Pilipino niya at proud siya sa pagsasabing pusong Pinoy siya. Katunayan sa kanyang kwarto sa UK ay naglagay pa siya ng mapa ng Pilipinas. Dito ay binunyag din ni Josh na noong mga panahong bago pa sila umalis sa Pilipinas ay meron dapat siyang proyektong gagawin at ito ay ang maging bahagi ng fantaseryeng Encantadia ng GMA. Ngunit hindi nga natuloy at wala naman daw siyang magagawa dahil sa kinailangan ng kanilang pamilya ng mga ibang bansa. Ganun pa man, bukas si Josh sa pagsasabing babalik siya ng Pilipinas at ipagpapatuloy ang naudlot niyang karera.
Sa mga taong lumipas at paninirahan sa UK ay hindi pa rin nawala kay Josh ang kagustuhang pasukin ang showbiz. Naroon ang determinasyon niyang makabalik muli sa limelight at hindi may pagkakailang mapalad siya sa mainit na pagtanggap sa kanya. Mula sa pagiging child star ay isa ng ganap na binatang Josh ang napapanood ngayon sa telebisyon. Tulad ng ibang kabataan ay aktibo din si Josh sa social media, partikular na sa kanyang TikTok account kung saan ito ang isa sa mga paraan niya upang magkaroon ng komunikasyon sa kanyang mga taga-suporta. Nagbibigay kasiyahan siya sa pamamagitan ng kanyang mga dance covers kasama ang iba pang sparkle artists. Kasalukuyang nasa bakuran si Josh ang Kapuso Network at muling nagpapakitang gilas sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Isa nga sa aabangang proyekto niya ay ang TV adaptation ng Wattpad na Love is Love at First Read, kung saan ay kasama niya rito ang tambalang Mavi Legazpi at Kailin Alcantara. Maliban nga riyan, si Josh din ang lead star sa Hot Mama episode ng Regal Studio Presents kung saan ay katambal niya si Elijah Alejo na nagsimulang umere noong linggo ng hapon, March 26, 2023. The Car Accident. Sa nangyayaring ito ngayon sa karera ni Josh, masasabi ngang maganda ang pasok ng kanyang pagbabalik showbiz. Ngunit ang pagsisimula niyang muli ay bigla namang sinubok dahil sa hindi inaasahang malagim na trahedyang kanyang sinapit. Ang pangyayaring ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng publiko at maraming nagpaabot ng pagkikiramay mula sa naulilang pamilya. Ang malagim na sinapit ni na Josh at na kanyang mga kaibigan ay pinag-ugatan naman ng iba't ibang espekulasyon mula sa mga netizen. Nariyan ang mga nagsasabing baka nakainom ang mga binatilyo at nakikipagkarera sa ibang sasakyan, lalo pa at madaling araw ito nangyari. Base naman sa nilabas na inisyal na ulat ng investigador ng nasabing kaso, nangyari ang aksidente bandang 2:40 ng madaling araw ng March 24, 2023 sa isang subdivision sa Commonwealth Avenue. Ng mga sandaling yun, nasa southbound lane ng Commonwealth Avenue umano ang kotse ng apat na magkakaibigan at patungo sa lang Quezon Memorial Circle nang tumagilid ito sa kanang bahagi ng isang sports utility vehicle na minamaneho naman ng isang 29-year-old accountant na residente ng barangay sa Uyo, Quezon City. Dahil doon, nawala ng control sa sasakyan ang grupo nila Josh. Tumama umano ang kotse sa poste ng kuryente at puno bago tuluyang bumangga sa konkretong signage ng New Intramuros Subdivision na minamaneho di umano ni Paulo Bueza. Agad na isinugod sa East Avenue Medical Center ang mga biktima at si Andre ay agad na diniklarang dead on arrival. May isa pang netizen na nakakuha ng larawan ni Andre habang ipinapasok sa ospital pero sinasabing noon ay wala na siyang buhay. Kalaunan ay pumanaw rin ang dalawa pang biktima at tanging si Josh lang ang nag-iisang nakaligtas. Nagtamo naman umano ng minor injuries ang driver ng SUV. Samantalang, sa ulat ng nilabas ng entertainment news site na PEP, isang araw matapos ang aksidente, nakausap nila ang vlogger at angkas driver na si Boyeng Lacuachero na nagkwento tungkol sa buong pangyayari na personal niyang nasaksihan at nakuna ng video. Sakay na kanyang motorsiklo, binabagtas ni Boyeng ang kahabaan ng Commonwealth Avenue nang maramdaman niyang may sasakyan sa kanyang likuran na napakabilis ng takbo. Anya, hindi daw siya lumilingon dahil baka bigla na lang siyang tamaan ito. Ang tumalsik daw sa kanya ay ang mga alikabok sa kalye dahil sa sobrang bilis ng takbo ng sasakyan at nabuti na nga lang daw ay hindi siya kumabig. Nilinaw din niya na mali ang mga haka-haka na naaksidente ang mga biktima dahil nakikipagkarera ang mga ito sa ibang mga sasakyan. Ayon kay Boyeng, walang karerang naganap basta mabilis lang daw ang takbo ng sasakyan ng magkakaibigan. Kwento pa niya na matapos mangyari ang disgrasya, may nakausap siyang saksi at sinabi nito na siya ang nasa likod ng sasakyan ng mga biktima. Sobrang bilis daw talaga ng takbo ng sasakyan at sa tingin nila talagang madidisgrasya. Pagbabahagi pa ni Boyeng, yung isang may lahing banyaga na nakaupo sa passenger seat ang nag-iisang nakaligtas na ang itinutukoy ay si Josh. Anya, natagalan daw bago ilabas ang tatlo mula sa loob ng kotse dahil talagang ipit na ipit ang mga ito. Nung una raw ay wala talagang gumagalaw sa mga biktima. Tinted daw kasi ang sasakyan pero nang gumalaw si Josh, nagbukas pa ito ng pinto ng sasakyan matapos ay sumuka ng konti. Ayon sa mga pulis, severe injuries ang tinamo ni Josh pero matatag na ang kondisyon. Malinaw na makikita sa video na kuha ni Boyeng na nakapaglakad pa si Josh nang lumabas ito mula sa kotse habang inaalalayan siya pasakay sa ambulansya na naghatid sa kanya sa ospital. Dagdag pa ni Boyeng na nung nilabas na ang tatlong biktima mula sa sasakyan, hindi niya alam kung may buhay pa ang mga ito dahil pinapampa ang mga dibdib ng mga ito habang nasa bangketa. Nalaman na lang daw niyang binawian na ng buhay ang tatlo mula sa mga pulis.
I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!